kulo ang dugo ni Blair sa tuwing makikita si Gigi. Nahalos isumpa niya na si Gigi dahil sa inggit at galit niya dito. Bagkus hindi niya kaya tapatan ang yaman ni Gigi na nakuha niya sa yumaong ama. At lalo lang siyang nagagalit kay Gigi dahil maraming totoong kaibigan si Gigi kaysa kanya ng mga plastic lamang. Ngunit isang diinasahang kaganapan ang mangyayari. Pinatawag ni Attorney Eric si Gigi para kausapin tungkol sa perang naiwan ng kanyang ama. Bago namatay ang tatay ni Gigi ay nag-iwan ito ng last will testament sa kanyang abogado na si Attorney Eric. Sa testamento na ito ay nakasaad na ang kanyang yaman ay hatiin ng kanyang mga anak na mga babae. Ibig sabihin, hindi nag-iisang anak si Gigi at meron pa itong half-sister na magiging kahati niya sa lahat ng mana na naiwan ni Mr. Robles. Hinanap ni Attorney Eric ang isa pang anak ni Mr. Joaquin Robles na babae. Merong detalye na binilin si Ginoong Robles sa kanyang last will testament na ginamit naman ni Attorney Eric para matrace ang isa pang kapatid ni Gigi. Dito napag-alaman ni Attorney Eric na si Blair ang tinutukoy ni Mr. Robles na anak niya sa ibang babae maliban kay Aling Susan. Pinuntahan ni Attorney Eric ang address at pangalan ng isang babae na naanakan ni Mr. Robles. Habang kausap ni Attorney Eric ang isang matandang babae, ay biglang lumabas sa kwarto si Blair at nakita niya si Attorney Eric. Namukhaan niya si Blair kasi alam ni Attorney Eric na ex siya ni Jared. Sinabihan ni Attorney Eric si Blair na isa siyang tagapagmana ng kayamanan ni Mr. Robles. Dahil dito, mahahati ang pera ni Gigi kaya nag-request siya ng DNA test para patunayan na si Blair ay nga ay isang Robles. Pumayag naman si Blair sa request ni Gigi at noong lumabas ang resulta ay positive ito. Hindi makapaniwala si Blair, Gigi, Jared at Aling Susan sa resulta ng DNA. Papayag kaya si Gigi na may kahati siya sa yaman?